Mga idol at kabayan, hindi pwedeng walang good news sa araw na ito. Philippine Navy may planong lagyan ng mas malakas na sandata ang tatlong Del Pilar class ng Pilipinas. Wow naman! Para saan at anong klaseng sandata ito? Yan ang ating dapat malaman sa vlog na ito. Damihan ng like at mag-subscribe. Matik na! Ang mga planong upang mag-install ng mas mabibigat o malalakas na mga sandata sa tatlong Gregorio Del Pilar class offshore patrol vessel ng Philippine Navy ay nakaplano na, sinabi ng punong Navy nitong Biyernes. Sinabi ng Navy Flag Officer in Command na si Rear Admiral Giovanni Carlo Bacordo sa isang pakikipanayam, iyon ay darating sa hinaharap. Sa ngayon, ang patuloy na pag-upgrade ng Del Pilar class ay binubuo sa pag-install ng sonar system, pag-install ng battle management system at pag-install ng air search radar. Ang mga Del Pilar class offshore patrol vessel ay armado ng 76mm Otomilara automatikong kanyon, 25mm at 20mm light cannons at .50 caliber machine guns. Idinagdag ni Navy Flag Officer in Command si Rear Admiral Giovanni Carlo Bacordo na ang isang sistema ng sonar ay magiging walang silbi kung hindi ito pinalakas na isang sistema ng sandata na may kakayahang gumawa ng legal na aksyon sa nananakot o agresibong mga submarino. Dagdag pa niya, kung maglalagay ka ng isang sonar system, ano ang gagawin? Gagamitin mo upang mag-usig ng isang submarine contact. Mga idol at kabayan, tama nga naman si Navy Flag Officer Bacordo. Para saan ang pag-upgrade ng mga sonar at iba pang electronic warfare ng mga barkong ito kung wala namang kakayahang magpalubog o gumawa ng opensa sa mga agresibong submarino? Kaya dapat lang na magkaroon ito ng malalakas na sandata o anti-submarine. Kayo mga idol at kabayan, ano ang opinion nyo? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Tinutukoy ni Bacordo ang programang pag-upgrade ng Del Pilar class na nakapak sa pamamagitan ng tagagawa ang South Korea Hanwha System Company Limited at mayroong isang presyo ng kontrata ng mahigit sa 1 bilyong peso. Ito ay naglalayong mapalakas ang mga kakayahang elektroniko ng tatlong barko at gawing mas may kakayahang magpatrol at magsagawa ng inter-agency na operasyon sa mga territorial na tubig ng bansa. Mga idol at kabayan, dahan-dahan na nating nakukuha ang mga impormasyon sa mga plano na nais ng ating Philippine Navy para mas mapalakas ang kanilang kakayahan at mas lalong gawing epektibo ang mga misyon sa pagbabantay ng ating teritoryo. Ang mga malalakas na sandata ay isang rason kung bakit ang ibang mga bansa ay mas matagumpay sa kanilang mga tungkulin dahil sila ay kinatatakutan. Maraming salamat sa inyong lahat, ang inyong tagahatid ng balita at inyong tagapaglingkod. Good News Philippines. Mabuhay ang Philippine Navy. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.